Winter, Spring, Summer. Magandang araw, magandang gabi mga ka-inags kung saan man kayo ngayon naroroon. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Gusto ko lang ikwento sa inyo kung ano yung naging buhay ko dito sa Canada bilang isang OFW or contract worker. At kung ano yung mga naging buhay ko bago ako naging permanent resident ng Canada. Dumating ako dito sa Canada noong December 2, 2008. Winter noon, sobrang lamig. Grabe, talagang nag-adjust ang aking katawan. Kasi syempre, yung klima natin sa Pilipinas, di ba, mainit. Kaya nung dumating ako sa Canada, talagang sobrang nanginig talaga ako dito sa sobrang lamig. Pero syempre, masaya ako dahil, wow, my dreams come true, no? Na makapagtrabaho dito sa Canada. At syempre, masaya ako dahil meron na akong trabaho. At makakapagpadala na ako ng pera para sa family ko sa Pilipinas. Nagtrabaho ako sa AMW restaurant. Gumagawa kami ng mga burgers, nagluluto kami ng mga fries, nagluluto kami ng mga fried chicken, lahat. Masaya kami noon kasi sobrang busy. Nalilibang kami sa oras. After 8 months na pagtatrabaho ko sa AMW, nakatanggap kami ng balita na merong pinag-uusapan tungkol sa batas ng mga contract workers dito sa Canada. Yun yung 4 years term. Na ibig sabihin, after 4 years na pagkatrabaho mo at pamamalagi dito sa Canada bilang isang foreign contract worker, ay pauuwiin ka na ng Government of Canada sa Pilipinas, whether you like it or not. Wow, nung narinig ko yung balita na yun, nalungkot ako. Kasi nanganganib na naman pala yung status namin dito sa Canada bilang isang contract worker. So pinag-uusapan pa lang naman yun yung mga time ng 2009. Nung narinig namin yung balita na yun, syempre lahat kami mga contract worker, pati na yung mga kasama ko sa AMW, na mga Filipino rin, na mga OFW rin, syempre nangamba kaming lahat. At kailangan gumawa kami ng paraan para makapag-apply kami ng permanent residence dito sa Canada. Bago ma-implement yung balitang 4 years stay ng contract workers. At nung mga time na yon, kinausap nung mga kasama kong Filipino, yung amo namin sa AMW na pinagtatrabahuhan na kung pwedeng tulungan sila na ma-permanent residence or bigyan sila ng nomination program para makapag-apply sila ng permanent residence. Ako naman, nung time na yon, hindi ko na kinausap yung amo namin sa AMW kasi alam ko na wala na akong lugar kasi ako yung pinakahuling dumating na foreign contract worker doon sa pinagtatrabahuhan naming AMW. Kung sakali man na tumulong yung employer namin sa AMW, eh syempre ang uunahin niya yung mga nauna sa aking empleyado na unang dumating sa Canada. Kaya ang ginawa ko nun, nag-try ako mag-apply sa iba. Mabilis ang trabaho rito. Pag nag-apply ka ng trabaho, hire ka agad. Pagka gusto ka nila, bukas, pwede ka na magsimula. Hindi na kailangan ng police clearance, doctor clearance. Wala nang iba pang kailangan. Pagka pwede ka na mag-start, start ka na bukas, anytime. Halos lahat ng mga in-applyan ko, tumawag sa akin. At willing silang i-hire ako. Kaya lang, ang lagi nilang tinatanong kung meron akong sasakyan. Kasi dito mga ka-inags, kailangan talaga meron kang sasakyan dito sa Canada. Hindi pwedeng wala kang sasakyan dito. Kasi kung wala kang sasakyan dito, mahihirapan ka talaga. Kasi dito walang mga jeep, walang maraming bus. May mga bus dito pero limitadong limitado at may mga oras. Kaya kapag tinatanong sa akin ng mga employer na mga in-applyan ko kung meron akong sasakyan, siyempre, ang sagot ko, wala. Kaya, wala rin nangyayari. Kaya, wala. Nalungkot ako talaga. Talagang na-depress ako. Nalumo na naman ako. Sabi ko, ano ba ito talaga nangyayari na ito? Bakit ganito? Nandito na nga ako sa Canada. Tapos may mga ganito pang darating na problema. Kasi sa amin, mga kainags, problema yun, eh, no? Yung mga ganung balita bilang isang contract worker.
Talagang malaking problema yun para sa amin. Yung bang natutulog ka na, hindi ka makatulog, kakaisip mo kung paano yung mga gagawin mo para maging permanent residence ka. At madala mo yung family mo rito sa Canada. Hanggang isang araw, merong nag-deliver sa amin ng mga gamit namin sa AMW. Isa siyang black guy. Lagi ko siyang binibigyan ng mineral water. At yung break ko na hamburger sa AMW, kasi nagsasawa na rin ako sa kakain ng burger sa AMW tuwing nagbe-break kami. Hindi ko na kinakain kasi nagsasawa na ako eh. Ang ginagawa ko na lang, binibigay ko na lang dun sa driver na nagde-deliver sa amin ng mga gamit namin. Hanggang sa bandang huli, napalagay yung loob niya sa akin kasi kakabigay ko nga ng mineral water ng mga break ko na hamburger. Natuwa siya sa akin, so tinanong niya ako kung ano yung naging background ko sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, ang background na trabaho ko talaga sa Pilipinas ay warehouse man. Nagulat siya nung narinig niya yung sinabi kong warehouse man yung background kong trabaho. Sabi niya sa akin, bigay mo sa akin yung resume mo, ipapasa ko sa manager ko. So ipapasa niya raw sa manager niya yung resume ko. Eh syempre, natuwa ako. Kaya lang, sabi ko sa kanya, hindi ganun kadali para sa aming mga contract worker na kung gusto nila ako magsimula agad na magtrabaho, eh pwede na agad. Kasi kailangan ko ng LMO at ng work permit bago ako makapagsimula makapagtrabaho. So nung narinig niya yung LMO at saka work permit, sabi niya sa akin, walang problema. Nagbibigay kami ng LMO at ng work permit. Wow! Nung narinig ko yun, grabe, tuwang-tuwa talaga ako. Hindi na agad ako nagkaksaya ng panahon, mga kainags, ano? Talagang gumawa agad ako ng resume, tapos binigay ko sa kanya. Nang dumating yung aking LMO, kasi dati LMO pa eh, ngayon kasi Lamia na. In-apply ko agad ng work permit. Kaya nung natanggap ko na yung work permit ko, kinausap ko yung amo ko, yung may-ari ng AMW restaurant na pinagtrabahuan ko. Kinausap ko siya ng maayos. Ang sabi ko sa kanya, kailangan ko na pong umalis sa inyo kasi kailangan ko pong kumita ng mas malaking sweldo. Sabi ko, yung mga anak ko lumalaki na. Siyempre, pag lumalaki na yung mga anak natin, lumalaki na rin yung gastusin natin. Kaya sabi ko, kailangan ko na talagang maghanap ng ibang trabaho para kumita ng malaki at matustusan ko yung talagang pangangailangan namin at mga gastusin sa buhay namin sa Pilipinas. Naintindihan niya naman ako kung bakit aalis na ako sa AMW. Nakapagtrabaho rin ako sa AMW ng mahigit 2 taon. Kaya nung nagtrabaho na ako sa warehouse, wow, naging masaya ako. Kasi bumalik na talaga ako dun sa nature ng aking trabaho bilang isang warehouse man. Mabigat ang trabaho namin, talagang mabigat. Pero sanay tayo dyan, kaya masaya ako, mga kainags, ano? Tsaka syempre maganda yung sweldo at higit sa lahat, maganda yung benefits. At sa madaling salita, nakakapagpadala ako ng sapat sa family ko sa Pilipinas. Pero after 1 month ng pagstay ko sa warehouse, lumabas na yung balitang 4 years implemented na para sa mga contract workers. So dapat simula ng 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dapat ma-permanent residence na ako at kaming mga contract workers dito sa Canada. Dahil kung hindi, sa 2015, May ng 2015, uwi na kami ng Pilipinas. Talagang lahat kami, mga kainags, kinabahan talaga kami. Natakot kami. Na-depressed talaga kami. Yun bang gusto mo lang matulog, hindi ka makatulog? Siyempre, ang iniisip namin lahat, sa loob ng 4 na taon na yon, kailangan lahat kayo gumawa ng paraan para maging permanent resident. Kaya ang ginawa namin nun, kinausap namin yung HR, director ng warehouse na pinagtatrabahuhan namin. Marami kami, mga contract workers dun sa warehouse na yon. Lahat ginawa na namin, kulang na lang siguro, lumuhod kami, umiyak kami. Yun na lang siguro ang kulang. Pero talagang nagmakaawa kami, ilang beses namin silang kinausap. Pero sa huli, talagang ayaw pa rin nila kaming tulungan para maging permanent residence. So wala na. Kumbaga talagang wala na. Parang nawala na kami ng pag-asa. So kailangan talaga, ang pinaka the best solution para sa akin, kailangan maghanap uli ako ng bagong kumpanya na makakatulong sa amin para makapag-apply ng permanent residence. Noong time na yun, wala na akong pakialam sa
kung anumang klaseng trabaho ang mapasukan ko. Madumi, malinis, maganda, pangit. Kahit anong trabaho yan. Malungkot, masaya, labag man sa aking kalooban yung trabaho na yon. Basta legal na trabaho. At yung kumpanya na pagtatrabahuhan ko ay matutulungan ako sa pag-a-apply ng permanent residence. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ganun kadali para sa amin, mga contract workers, ang basta makapaghanap ng trabaho. Kasi nga, kailangan mag-provide ng bago mong employer ng LMO, at pagkatapos ng LMO, mag-a-apply ka na naman ng work permit. So talagang ang kalaban namin dito ay panahon. Sabi nga eh, the time is ticking. Kaya ang ginawa ko noon, nag-apply uli ako sa mga restaurant bilang isang cook. Kasi pagka cook ang title ng trabaho mo rito, pwede kang makapag-apply ng permanent residence. Nag-apply ako sa mga restaurant. Na-interview naman ako, may nag-reply sa akin. Restaurant, sabi ko ito na yung pagkakataon ko. Eh talaga syempre, talagang pumorma ako, talagang forma Ricardo. So hindi naman yung sobrang forma, yung formang maayos naman, ready for interview na. Alam niyo mga kainags, nung ini-interview na ako eh. Tell me about yourself. Siyempre, sinabi ko yung kung ano yung sarili ko. No? Nung sinabi ko mga kainags na contract worker po ako dito sa Canada, kung i-hire niyo man ako, kailangan ko po ng LMO at ng work permit. Pero nung narinig nila yon, in-stop agad nila yung interview. Kasi sabi nila, sorry ah, kasi hindi kami nagbibigay ng LMO at hindi kami nagbibigay ng work permit. On the spot mga kainags, tapos ang interview. Pero sabi ko na lang sa nag-interview sa akin, sige po, kung sakaling ano, pwede po bang pakikip na lang ng resume ko para kung sakaling kailangan nyo ng contract worker, pwede nyo po akong matawagan ulit. Yun, umuwi ako. Siyempre, malungkot. Bagsak ang balikat. Bagsak ang noo. Makintab ang ulo. Pero wala akong pagsisisi mga kainags, ano, kasi lahat ginawa ko eh. Lahat sinubukan ko. Lahat pinasok ko. Lahat para lang makita ko yung liwanag para maging permanent residence. Pero talagang wala. Kaya parang sabi ko sa sarili ko, bakit kaya gano'n, no? Tuwing pilit kong hinahanap ang daan para maging permanent residence ako, eh siya namang laging lumalayo, laging nagsasara mga pintuan. Sabi ko, bakit kaya gano'n? Samantalang yung iba, mga kasamahan ko, mga kaibigan ko, mga kakilala ko, kakarating pa lang ng Canada, 6 months pa lang sa Canada bilang isang contract worker. Pero tinutulungan na sila ng mga employer nila na maging permanent residents ng Canada. Yung iba naman, wala pang isang taon dito sa Canada bilang isang contract worker, nadadala na nila yung family nila rito sa Canada. Tapos yung iba ko pang mga kakilala, 5 months, 7 months pa lang sila rito sa Canada bilang isang contract worker, naghihintay na sila ng application nila para sa permanent residence. Samantalang ako, 4 years na rito sa Canada, hanggang sa naging 5 years na sa Canada, wala pa rin nangyayari. Wala pa rin application sa Canada. Pero meron na akong IELTS nun. Kumuha na ako ng IELTS para kung sakaling magkaroon ako ng opportunity para makapag-apply for permanent residence, wala na akong problema sa IELTS. Kasi may pass ako naman yung IELTS. Talagang wala. Wala talaga. Wala na akong alam na pwede kong gawin. Kasi nga, ang hirap ng kalagayan namin dito bilang isang contract worker. Limitadong-limitado yung mga galaw namin. Wala, napapailing na lang ako nun. Talagang nagdadasal ako lagi sa taas nun. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Wala na akong maisip na paraan pa. Lahat ginawa ko na, Lord. Lahat ginawa ko na. Lahat ng alam ko, sinubukan ko na eh. Talagang wala eh. Hanggang sa dumating ang isang araw, mga kainags, ano? May mga kaibigan ako na nagtatrabaho sa restaurant. Nakita-kita kami. Tapos napansin nila, parang malungkot ako. Sabi nila sa akin, bakit parang malungkot ka? Tapos yung pangalawang tanong nila sa akin, meron ka na bang application for permanent residence sa Canada? Nung tinanong nila ako ng ganun,
napapikit talaga ako eh. Napakagat pa nga ako sa labi eh. Ganun, no? Iba yung expression ng mukha ko nung narinig ko yung mga tanong nila na yon. Sabi ko sa kanila, wala pa akong application. Sabi ko, mukhang wala na mangyayari sa akin dito sa Canada. Hindi ko naman inaasahan, bigla silang nag-offer sa akin. Sabi nila sa akin, pwede kang mag-apply sa amin kasi nangangailangan kami ng isang cook. Wow! Sobrang ligaya ko nung narinig ko nun, mga ka-Elex, no? Alam niyo yung halamang natuyot na hindi nadidiligan? Pero pag diniligan mo, di ba, ang sigla-sigla? Ganun ang nangyari sa amin, mga ka-Elex. Talagang natuwa ako, bigla ko nun, talaga? Totoo? Sabi ko nun, tutulungan mo ako para makapag-apply sa restaurant nyo. Eh, syempre, kaibigan ko, sa madaling salita, mga ka-Elex, nakapasok ako sa cook, sa restaurant. Kaya nung natanggap ko na yung work permit ko as a cook sa restaurant, wow, super happy talaga ako, mga ka-Elex. Sabi ko, ito na yon, ito na yung pintuan, ito na, para makapag-apply na ako ng permanent residence. 2013, May, meron na lang kaming 2 taon na natitira para makapag-apply for permanent residence. 2 years na lang. Kaya nung hawak ko na yung work permit ko, kinausap ko yung mga supervisor ko sa warehouse na pinagtatrabahuhan ko. Sabi ko, kasi kinausap na namin yung management ng warehouse na to para tulungan kami sa permanent residence. Pero talagang ayaw talaga kaming tulungan. Kaya sana maintindihan nyo kami kung bakit ako aalis ako rito dahil gusto kong maging permanent residence ng Canada. At yung lilipatan kong restaurant ay willing magbigay ng pagkakataon para makapag-apply ako sa permanent residence. Naintindihan naman nila, mga ka-Elex, ano? Kasi syempre, alam naman nila yung status namin dito bilang isang contract worker. Pero ang usapan namin nung HR director ng warehouse na yon, kapag naging permanent residence na ako, pwede akong bumalik sa warehouse anytime. So sa madaling salita, nag-start na ako magtrabaho sa Boston Pizza Restaurant. Yan. Sobrang saya ko. Masaya ako sa mga katrabaho ko, sa mga kasamahan kong Pilipino. Basta komportable ka doon sa mga kasama mo. Masaya ka, nakasama mo yung mga katrabaho mo. Yung pagod, mga ka-Elex, no? Hindi mo talaga mararamdaman yan sa sobrang saya. Ang saya talaga. Pero yung saya, minsan talagang may katapat na kalungkutan, eh, no? Kasi after 5 months na pagkatrabaho ko sa restaurant bilang isang cook, nag-declare naman ng Government of Canada na tanggalin ang cook sa pag-a-apply ng permanent residence. Ayan. Ayan na naman. Sabi ko na naman, eto na naman tayo. Bakit ba tuwing pumupunta ako sa isang mga magagandang pagkakataon para makapag-apply ako ng permanent residence, bakit laging lumalayo? Bakit palaging nagsasara ang mga pintuan? Para bang ayaw ako maging permanent residence ng Canada? Bakit? Lahat sinakripisyo ko na, sabi ko. Ang ganda ng sweldo ko sa warehouse, ang ganda ng mga benefits ko sa warehouse. Lumipat ako sa mababang sweldo para lang makuha ko yung opportunity na makapag-apply ako for permanent residence. Tapos ngayon, ganyan na naman, nawala na naman. Hindi ko talaga alam, mga kinags, kung bakit nagkakaganon, ano? Hindi ko talaga alam kung bakit. Pero syempre, wala na akong magagawa. No choice na ako eh. Nandiyan na ako. So, ang ginawa ko na lang, tuloy ang trabaho. Pero, malungkot. Dumating na yung time na hindi na ako nakakapagpatulog. Kulang ako lagi sa tulog, kakaisip. Kasi, 2 taon na lang eh. Pero, nagsigurado ako, mga ka-Elex, ano? Ang ginawa ko, kung sakali mang mapauwi ako ng Pilipinas, kailangan may magawa kong paraan. Ang naisip kong paraan, pag-aralin ko ng culinary, ng baking and pastry, yung aking misis, para kung sakaling umuwi man ako sa Pilipinas mula sa Canada, eh meron kaming isang alas na panghahawakan. Siyempre, kung makakapagtapos ng culinary ang aking misis, siyempre meron kaming pag-asa na makahanap siya ng trabaho at matustusan yung aming mga pangangailangan sa Pilipinas.
Kaya umabot ng isang taon, mga kainag, ano, gumraduate yung aking asawa ng culinary and baking and pastry. Kaya kahit papaano, medyo nabawasan yung aking pangamba. Hanggang sa isang araw, September yun, mga kainag, ano, may nareceive kaming balita mula sa gobyerno ng Canada na kapag may mga experience ka dito sa Alberta na pwede mo nang inomini ang sarili mo. Wow! Nagulat ako nun, mga kainag, ano? Wow! Kasi nung time na talagang nanlumo na ako, wala na akong pag-asa, as in, tinanggap ko na sa sarili ko na madideport na ako. Uwi na ako ng Pilipinas in the year of 2015, May. Tinanggap ko na, talagang tinanggap ko na. Tapos saka naman biglang, pak! Wow! Yung moment na yun, mga kainag, nung narinig ko yun, na pwede ko na palang inomini ang sarili ko. Ah, ang saya, sobra. Kasi mga kainags, wala na akong problema eh. Meron na akong IELTS, bago pa ma-expired yung IELTS ko, kumuha agad ako ng CELPIP. Kasi yung IELTS, tsaka CELPIP, 2 years lang yan, ang expiration yan. Kaya bago ma-expired yung IELTS ko, kumuha agad ako ng CELPIP. At naipasa ko naman. Kaya nung ready na for application, para inomini yung sarili ko, wala na akong problema. Pinasa ko agad yung application kasi kumpleto na eh. Kumpleto na eh. Ang hinihintay ko na lang talaga is yung go signal para makapag-apply ng permanent residence. Siyempre, masayang-masaya na ako noon, no? Kasi, wow, naipasa ko na yung application ko for permanent residence. Kumbaga, parang meron na tayong hinihintay ngayon. Naghihintay na lang tayo ngayon. Yung sweldo natin sa restaurant, hindi naman ganung kalakihan. Kailangan talaga natin magtiis kasi hindi naman tayo pwedeng magtrabaho sa ibang kumpanya. Kasi hindi naman tayo open work permit ang hinawakan natin. Kaya syempre, pag maliit ang sweldo, kaya syempre, kailangan maghigpit din tayo ng sintron. Ganun talaga. Pero naramdaman ko yung presence ni Lord talaga eh. Kasi sa tuwing nagigipit ako, parang meron siyang mga taong ginagawang instrumento para tulungan ako. Nagkaroon ako ng kaibigan na pinatira ako sa bahay nila. Mura lang ang bayad hanggang sa bandang huli. Hindi na kami pinagbayad ng bahay. Ano? Basta alagaan lang namin ng maayos yung bahay. Alagaan lang namin yung mga aso ng maayos. Hindi na kami pinagbayad ng bahay. Hanggang sa may benta na yung bahay na yon. Eh syempre, nung naibenta na yung bahay na yon, wala na akong matiran. Kailangan ko na magbayad ng mauupahan. So dito na magsisimula ngayon yung magandang experience ko, mga kainags. Kaya ang ginawa ko noon, bago may benta yung bahay na tinitira namin, kung saan libre ako ng mauupahan, kinausap ko yung mga kasamahan ko sa restaurant. Tinanong ko kung meron sila mga kakilala na pwede kong mauupahan na room for rent. Pero wala talaga. Kailangan kong lumipat as soon as possible na talaga. Meron isang nagpresinta na kasamahan ko sa trabaho na kung pwede, doon ako sa kwarto niya. Dalawa kaming titira sa kwarto niya. Siyempre gusto niya rin makatipid ng babayaran. Pero nung nakita ko yung kwarto niya, maliit lang, tsaka hindi ako komportable, mga kainags, nang meron ano, kasama sa kwarto eh. Kasi malakas akong mag-snore eh. Malakas akong humagok. Sigurado, baka magsisi siya kung bakit inimbita niya ako na tumira doon sa kwarto niya. So, kinausap ko siya. Sabi ko, hindi tayo pwede rito. Isa pa, sabi ko, mawawalan ka ng privacy. Pero, maraming salamat talaga sa'yo kasi gusto mo talaga akong tulungan. Gusto niyo talaga akong tulungan. Hindi naman sa naging choosy ako kasi meron kasi ako nakita na isang spot na pwede kong tirahan, mga kainags, no? Na magkakaroon ako ng privacy. At higit sa lahat, magkakaroon din ng privacy yung kaibigan ko na naging bita sa akin na tumira sa kwarto niya. Nakakita ako na isang spot doon din sa bahay na tinitira ng kaibigan ko. Alam niyo kung saan, mga kainags? Garahe. Yung garahe na yun, hindi nila ginagamit. At puro kalat yun. Ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, meron ako nakitang spot, yung garahe nyo,
doon na lang ako titira. Alam niyo mga kainags, nung narinig nila yon na doon ako titira sa garahe, ayaw nilang pumayag. Ayaw talaga nilang pumayag. Nagagalit sila sa akin. Sabi nila, bakit ka dyan titira? Eh, hindi ka naman namin dyan pinapatira sa garahe. Dito ka namin pinapatira sa kwarto. Yun ang sabi nila sa akin. Pero sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala. Kasi wala namang masama kung tumira sa garahe, di ba? Tsaka hindi pa naman winter eh. Hindi pa naman malamig ang panahon ngayon. Kasi that time, July yun eh. July 2014. Sabi ko, huwag silang mag-alala sa akin kasi everything is okay. Sanay ako dyan. Kasi nag-boy scout naman tayo nung bata tayo eh. Siyempre, kung saan-saan tayo natutulog pag boy scout tayo, sanay tayo sa survival. So, sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala kasi kung hindi, ayaw ko naman talagang tumira dyan sa garahe na yan, ba't ako titira, di ba? Pero sabi ko, pansamantala lang naman to, siguro 3 months, bago mag-winter, makakakita na ako ng malilipatan ko. Kumbaga, may matira na lang ako ngayong buwan na to, sa loob ng 3 buwan, meron lang akong matira hanggang sa makakita ako ng bago kong malilipatan kwarto. Sa madaling salita, napapayag ko naman sila mga kainags, ano? Pero naramdaman ko talaga, sila yung nahiya sa akin, ano? Para bang nagkaroon sila ng guilt sa sarili nila na bilang isang kaibigan, pinatira nila ako sa garahe. Parang nahiya sila sa akin, parang nag-guilt pa sila. Pero sa akin, deep inside of my heart, talagang wala akong tinatago, wala akong pag-aalinlangan. Ang importante sa akin, masaya ako. Ang importante sa akin, meron akong privacy. Kaya nung unang gabi ko sa garahe na matulog, mga kainags, ano? Wow, masaya ako. Kasi nakatulog ako ng mahimbing, eh. Tahimik. Hindi ko naririnig yung mga ingay, mga kaluskos. Kasi, syempre, iba yung pintuan ng garahe. Araw-araw, habang umuwi ako, galing sa trabaho, nag-uuwi ako ng mga, ano, yung mga box, mga French fries box. At yun yung ginagawa kong dingding at bubong para magkaroon ako ng sariling kwarto sa loob ng garahe. Habang tuwing nakikipag-usap ako sa Skype, sa family ko, sa asawa ko, at sa mga anak ko, lagi nilang tinatanong, Papa, bakit ang daming karton sa paligid mo? No? Pati yung mga anak ko, nagtataka sila, bakit puro karton yung paligid ko? Bakit puro karton yung tinitirhan ko? Ang sabi ko na lang sa kanila, mga anak, mag-aral kayong maigi. Kasi yung buhay ng papa nyo rito ay talagang hindi biro ang buhay ko rito dahil lahat ng sakripisyo, kahit saan ako tumira, gagawin ko para sa inyo mga anak. Kaya mag-aral kayong maigi. So mga time na mga bata pa sila. Wala pa sila mga, hindi pa nila alam yung kung ano nangyayari. Hindi nga nila siguro nakita tong picture na to eh. Pero siguro, ito, pag napanood nila tong vlog na to, ngayon lang siguro nila malalaman kung ano yung naging buhay ko dito sa Canada bago sila nakapunta ng Canada. Hanggang sumapit ang buwan ng September, wow, malamig na nun. Kasi fall na. Talagang nararamdaman ko na yung lamig doon sa loob ng garahe, mga kainags, ano? Lalo na sa gabi. So dumating yung time ng October na kailangan ko na umalis doon sa garahe, no? Kasi malamig na. Meron naman akong isang kumpare na nag-invite sa akin na isasama daw nila ako sa isang condo unit na nakuha nila. At meron akong isang kwarto doon, mga kainags, no? Na slot. Okay na, meron akong sariling kwarto. Kaya hindi na ako naghanap ng ibang mauupahan. Kaya lang, nung malapit na kami lumipat doon sa condo unit na uupahan namin, nagkaroon ng konting abirya, mga kainags. Kasi parang yung kumpare ko at saka yung mga kasama niya na kumuha ng kontrata doon sa condo unit, eh parang nagkaroon ng miscommunication. So yung kwarto na dapat na uukupahan ko, eh meron pa silang kinuhang isang tao para tumira doon. So sa madaling salita, nawala na naman ako ng pwesto. Nawala na naman ako ng kwarto. Pero syempre dahil gahul na ako sa oras, nakiusap na lang ako sa kanila na kung wala akong kwarto, baka pwede sa sala na lang ako matulog. Kasi kailangan ko na talagang lumipat. Kasi sobrang lamig na nung garahe. Tsaka kailangan ko na lumipat dahil wala na akong time para pa maghanap. Kasi in-expect ko nga
meron na akong sariling kwarto dito sa condo na titira natin. So sa madaling salita, pumayag naman sila mga kainags. At syempre, doon ako tumira sa sala ng condo. Pero kinausap ko sila, sabi ko, baka pwedeng magtayo ako dito ng munting kwarto na gawa sa mga karton na naman. So, hindi naman ako nahirapan pakiusapan sila mga kainags, ano? Pumayag naman sila. Total, kami-kami lang naman eh. Tsaka lahat naman kami doon is puro contract worker. Tsaka naiintindihan naman nila ang kalagayan namin sa isa't isa. Sabi ko sa mga anak ko, anak, nakalipat na ako ng bahay. May bago na akong kwarto ngayon. Nung pinakita ko yung kwarto, nung nag-usap kami sa Skype eh. Sabi nila, Papa, karton na naman? Sabi ko, mga anak eh, ano pa bang ini-expect nyo? Eh, ito lang talagang kaya kong bayaran. Karton. Karton na tirahan, ano? Pero, naging masaya ako mga kainags, ano? Nagkaroon ako ng compartment kahit na sa karton lang ako nakatira. Ang importante sa akin, makapag-save ng pera. Kasi syempre, maliit lang ang binabayaran ko pagka ganun lang ang tinitiran ko. At syempre, nagpapasalamat din ako doon sa mga kaibigan ko na pinatira ako sa bahay nila. No? Kahit na alam nila na wala akong lugar, na wala na akong pwesto, pero tinanggap pa rin nila ako para lang may matiran ako. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Alam nyo na kung sino yun. Alam nyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa inyo. Hey, how's it going guys? It's December 13, 2014. Midnight in Alberta, Canada, Spruce Grove. Buwan ng February 2015, halos lahat ng mga kasama ko sa bahay na tinitiran ko, unti-unti nang dumarating yung mga application nila na permanent residence. Umaalis na sila doon sa tirahan namin. Siyempre, nakuha na nila yung family nila, kumukuha na sila ng sarili nilang apartment. Hanggang sa dalawa na lang kaming natira sa condo, mga kainags. So sabi ko, ano ba nangyayari sa application ko? Bakit ang tagal? Sobrang tagal? Tagal talaga, mga kainags. Ano? Nainip na ako. Natatakot na ako. Kasi hindi ko alam kung approved ba or denied yung application ko for permanent residence. Pero wala naman nakikitang dahilan para ma-denied. Kasi wala naman akong naiisip na dahilan. Pero syempre, nandun pa rin yung pag-aalinlangan. Bakit ang tagal? First week ng March, yung kasama ko sa bahay, na dalawa na lang kami natitira, yung kasama ko sa bahay, sabi niya sa akin, Tinags, dumating na yung permanent residence application ko, approved na. Wow, sabi ko. Natuwa ako, syempre, para sa kanya. No? Wow, sabi ko, sana ako naman yung susunod. Sabi kong ganun. Sa madaling salita, mga kainags, umalis niya sa condo. At syempre, ako na lang ang natira sa condo na yon. Wow! Sabi ko, ano ba nangyayari? Bakit ba ganito? Bakit ba laging ako yung napag-iiwanan? Bakit ba ako yung laging nasa huli? Yun ang lagi kong tinatanong sa sarili ko. No? Minsan, si Lord tinatanong ko na rin. No? Sabi ko, bakit ba Lord? Bakit ba ako yung laging huli? Bakit ba? Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Ganon. Eh syempre, wala naman ako magagawa, di ba, kundi maghintay. So, in-enjoy ko na lang yung sarili ko. Ang inisip ko na lang nun, at least meron akong hinihintay na application for permanent residence. Darating din yan. Wala naman akong ginawang masama rito sa Canada eh. Wala naman akong ginawang masamang background, sabi ko. Darating din yan. In-enjoy ko yung trabaho ko, mga kainags. In-enjoy ko yung condo ko. Syempre, wala na yung mga kasama sa condo, di ba? Giniba ako na yung bahay ko doon sa ano, yung munting bahay na gawa sa karton sa sala, no? Siyempre, tumira na ako doon sa kwarto. So, solo ko na yung condo ngayon. Pero, siyempre, yung condo kasi, nakakontrata yan, mga kainags, ano? So, yung mga kasama ko dati sa bahay doon sa condo, na kahit na wala na sila doon sa condo, continuous pa rin yung bayad nila. Kasi, sila yung nakakontrata doon sa condo na yun. Ako, sabit lang ako doon. Kaya, ganun pa rin yung binabayaran ko, kung ano man yung binabayad ko dati. Hanggang sa dumating ang March 25,
2015, mga kainags. Wow! This is the moment. Nakareceive ako ng email mula sa Government of Canada na sinasabi na ipasa ko na raw yung mga passport namin ng family ko kasi lalagyan na nila ng visa for permanent residence. Yes! This is it! Wow! Sobrang saya ko talaga nung mga kainag. Sobrang saya. Sabi ko, Lord, eto na. Eto na. This is it. Salamat. Kaya nung natanggap ko na yung mga passport namin mula sa Government of Canada, una ko agad tiningnan yung visa na immigrant ready for permanent residence na. Tuwan-tuwa ako nung mga kainag. Ano? Talagang wow. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Natupad na yung pangarap ko. Agad kong tinawagan yung family ko. Especially yung asawa ko, no? Tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa talaga sila kasi magkakasama na kami dito sa Canada kahit papaano. Sa wakas, sa loob ng 6 na taon na paghihintay, pagtitiis, pagsasakripisyo, salamat sa Panginoon, binigay niya na ang aming hinihiling. Kaya hindi na ako agad nagpatumpik-tumpik, mga kainags. Bumili agad ako ng ticket, back and forth, para sunduin ko sila. Nung time na yon, nasagot yung katanungan ko sa taas sa Panginoon na bakit lagi akong huli sa mga application ko para maging permanent residence. Yung kasagutan, nalaman ko na lang nung bandang huli. Mabuti na lang, nung hindi ko pa kasama yung family ko rito, talagang ugali ko na yung mag-ipon ng pera, mga kainags. Ano? Siyempre, nung may ipon na tayo, kaya nung dumating na yung permanent residence application namin, na-approve na, ginamit ko yung perang naipon ko para bumili ng ticket. Kumuha agad ako ng apartment para kung sakaling madala ko na sila rito sa Canada, meron agad kaming matitirhan. Lahat kumpleto na, mga kainags, no? Ang hinihintay na lang yung family ko na makarating dito sa Canada. Kaya no, nung sinundo ko na sila, masayang masaya na kami sa airport. Wow, sobrang saya ko hanggang sa makarating kami ng Canada. Wow, sobrang saya ko talaga. Kaya after 3 years na pagiging permanent residence namin, hindi na agad ako nagpatumpik-tumpik, mga kainags, ano? Kasi dapat 3 years ka na permanent residence bago ka makapag-apply ng Canadian citizen. So after 3 years ng pagiging permanent residence namin, in-apply ko kaagad ng ano ng Canadian citizen. Ako nang gumawa, mga kainags, ng application namin para makapag-apply ng Canadian citizen. Hindi na ako gumamit ng mga agency or agent. Kasi sinundan ko lang naman yung mga guidelines sa online. At kaming dalawa ng asawa ko, kumuha kami ng exam. Dalawa lang kami kasi yung dalawa naming anak, under 18 pa that time. So bago mag 18 yung panganay ko, kumuha na agad kami ng exam sa Canadian citizen. At awa ng Diyos, naipasa namin yung exam. Kaya nung naipasa namin ng asawa ko yung examination sa pagiging Canadian citizen, wow, naghintay na lang kami ng panunumpa bilang isang Canadian citizen. Sana naging masaya kayo sa kwento ko, no? Although mahaba, sana hindi kayo nainip, sana na-inspired kayo at sana nagkaroon kayo ng motivation at sana maging inspiration to dun sa mga kababayan natin na nandito sa Canada under working permit. Talagang nakakainip. Pero isipin nyo na lang yung aking naging experience dito bilang isang contract worker, inabot ng 6 na taon bago ako maging permanent residence. Hanggang dito lang ang aking kwento. Sana mga kainags, naging masaya kayo. Natuwa kayo sa kwento ko, hindi kayo nainip. At maraming maraming salamat po. Sa mga nag-subscribe at nanood ng video, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga kainags.